Good morning, Mama Mars! This morning, bibigyan ko kayo ng isang exclusive room tour sa aking kwarto. Kaya naman, tara na! And welcome to my bedroom! So, ang overall theme ng kwarto ko is really red and white. Favorite color ko kasi yung red because it's really strong, very vibrant. And whenever I enter my room, para akong nateleport sa isang anime. And nakakatuwa yung parang feeling na parang nasa circus kapag nandito ka. And this is my bed. Yung bed ko is super comfortable and ginawa pa siya all the way from Pampanga. So yung gumawa nito talaga, finit siya into the size ng aking kwarto. And super comfortable ng bed ko. Para akong laging tinatawag. Pero may ginawa akong rule sa sarili ko na bawal ako manood ng mga anime pag nasa bed ako because I need to be productive. Minsan kasi pag nasa kama ka na, parang sarap na lang mag-relax at matulog. So I made a rule that the bed is only for sleeping and bawal tumambay. And gusto ko na ipakita sa inyo ang aking collection ng Rilakkuma. So, ever since I started cosplaying, this was back in 2009, yung pinakaunang naging supporter ko when I started cosplaying gave me a Rilakkuma stuffed toy. And Rilakkuma is a Japanese stuffed toy. Ibig sabihin is relaxed bear. So, yung mga Rilakkuma, ever since nag-start ako mag-cosplay, every time umattend ako ng mga event or iba't-ibang mga show, tapos meron mga Rilakkuma, ay bumibili ako at least one piece. Kahit sa mga travel ko, pag pumunta ako ng iba't-ibang Asian countries and they have their own Rilakkuma, bumibili rin ako. And sobrang nag-grow na yung collection ko, which I will show you later. From ever since I started back in 2009, lahat ng mga friends ko na nagbigay ng gifts, lahat ng fans na nagbibigay ng gifts, and lahat ng mga memorabilia ko. So, I'll show you guys my different Rilakkuma collections na umabot na yata over 100 stuffed toys. I've lost so much count, pati yung mga Rilakkuma slippers, Rilakkuma pillows, Rilakkuma clothes, sobrang lahat ng mga Rilakkuma, kahit mga stationaries meron ako. At dito naman ang aking study area. So, aside from watching animes, playing video games dito sa aking kwarto, I really love reading comic books, manga, and inspirational books. Kaya meron ako dito iba't ibang mga collection ng mga books. This is a book by Will Sanchez, which is one of my favorite. Meron ako lagi binabookmark pag meron ako mga lines na naaalala na memorable para sa akin. And I also have iba't ibang mga collection ko ng manga. So, itong mga collection ko ng manga, I don't open it. It's because they're limited edition manga. So, mga first issue ito. Like this one, it's My Hero Academia manga, which in-order ko pa all the way from Japan. Dragon Ball Z Volume 1 manga na galing din Japan. And I really want to read it, pero minsan kinakabahan ako mag-open kasi baka masira yung pages, tapos hindi ko na ma-replace. So, yung mga memorable mangas ko, I still keep it sealed. And yung goal ko, lahat ng mga favorite animes ko, i-collect ko lahat ng mga manga. And aside from that, itong aking mannequin space. So, pag yung mga costumes ko kasi, may mga certain details akong ginagawa for my costumes. Nilalagay ko dito sa mannequin na to. This mannequin was a gift to me by my friend Nadine Lustre. So, si Nadine, nung mga teens pa kami, meron kaming online shop. And then, binigay niya tong mannequin na to sa akin as a gift. And every time may bago kong costume, before ko suotin, nilalagay ko muna sa mannequin na to. Tapos, sinecheck ko kung complete yung details. Kasi pag sa cosplay, kailangan mo tingnan talaga yung lahat ng mga details ng costume to make it look very, very accurate. So, I place it here so I can see it. And halos size ko tong mannequin na to. So, nakikita ko talaga lahat. And meron ako ditong vanity mirror, which I use to check yung aking full costume or paglalabas man ako. Sine-check ko yung buong outfit ko muna before ako umalis. Okay, ngayon na na-tour ko na kayo sa aking room, ipapakita ko naman sa inyo ang aking closet area kung saan kinikip ko ang aking mga cosplay costumes. Tara! And welcome sa aking closet area. So, this is my mini closet kung saan dito ko ilalagay yung mga susuotin ko for my events, pag mayroon mga shootings, tapings, and of course, ang iba sa mga cosplay costumes ko. So, yung theme ng closet area ko is Victoria's Secret with a touch of Rilakkuma. So, meron pa rin mga Rilakkuma head designs dito, which is painted on the walls.
And sinasabi ko dito yung iba't ibang mga cosplay costumes ko. Like this one. This is Miss Marvel na costume. Yeah, lagay ko lang dito. And I'll show you guys a little bit of a transformation. So, papakita ko sa inyo how I transform into my favorite characters. And ito naman ang aking gaming area. So, ito yung inaabangan na lahat. It's because ginawa ko lang tong space na ito during this lockdown. So, parang finally naisip ko, I really wanna be creative sa space na kung saan ako naglalaro ng aking iba't ibang games. So, naglalaro ako competitively sa Ragnarok. And kailangan ko ng space where I can really focus and just have fun. And at the same time, pag gumagawa ako ng mga videos for work, gusto ko ng parang isang area where I can be really, really creative. And yung theme ko dito is Neo Tokyo. So, nakikita mo yung mga neon lights. Ang cute ng kwarto mo, Myrtle! Super! Thank you very much. Sana nag-enjoy kayo sa short room tour ko. Actually, kayo ata yung pinaka-first na makakakita ng gaming setup ko. Hindi ko pa siya napopost sa mga social media ko kasi nahihiya pa ako ipakita. Yay! We're so special! Ngayon ko lang siya ginawa nung quarantine eh. Nung biglang sobrang dami mong time to be creative. Mm-hmm. Suddenly parang ang dami mong gustong ayusin. Pagkatapos mo linisan yung buong bahay, yung buong kwarto, parang gusto mo naman mag-innovate and make something new. Kaya nagka-idea ako to make this gaming space. Very at saka yung nice. Ano, yung pag-dress up mo. Oo, oh, Mars, doon ako aliw na aliw dun sa video. Yung costume changes, ang galing. Oh. Really, career talaga. Namimiss mo ba, Myrtle? Kasi paano yun ngayon? Siyempre, walang mga events. So, nakakapag-cosplay ka pa ba? Nakakamiss, honestly, mag-cosplay. Kasi before, parang every month, meron akong chance to cosplay a new character. And then suddenly, wala ng events. Hindi na, bawal na lumabas. So, yung ginagawa ko minsan sa TikTok, nagda-TikTok ako na naka-costume. Naka-costume. Pero, minsan, nahihiya ako. Kasi yung TikTok ko, parang, ang tigas ng katawan ko, hindi ata ako pang sayaw. Hindi totoo yan, Mars. Ako, naniniwala ako na ang TikTok ay para sa lahat, diba? Marunong o hindi, you can do whatever you want. Linabas ko lang ulit yung ibang costumes para sa inyo kasi gusto ko ipakita sa inyo yung buong closet ko, which has like over 100 costumes already. Wow! Sobrang dami wow. na. Tapos, since 2009, so I've been cosplaying for 11 years. Actually, yeah, we wanted to ask you for yung mga gamers out there now, pa-start pa lang. Maybe, can you help them out with what's a basic gaming setup? Nako, for those who wants to play video games naman, there's so many devices that you can use, pwede ka phone, desktop, or PC. And if you guys wanna get into streaming, actually kahit phone lang eh, pwede na sila. Meron mga applications where you can just stream what's on your phone. Pero kung gusto mo to get into really high quality gaming, importante mm-hmm. yung space mo, may ready ka na na PC or laptop. Have a good motherboard, video card, which is the basics, mm-hmm. and of course, high quality camera and audio. Tsaka pag streamer ka kasi, lagi ko sinasabi to, kailangan clear yung audio nyo kasi people can forgive bad video. But they can't really mm-hmm. forgive yung bad audio pag masakit sa tenga yung audio sounds. That's like another world that I know nothing about. Yeah, Mars. Same. Diba? Same. Masaya siya. You can stream anything eh. May mga nakikita nga ako yung mga snakes lang yung nilalaro nila. Tapos sinestream nila. Pero so, sinestream nila. Oo, umaabot ng mga 2,000 viewers. And sometimes okay. the most random games that you guys wanna play, you can share it. So you also get the chance na i-share yung happiness mo while you're playing with other people. Pero Myrtle, may mga pros and cons ba to kapag ang online game streaming? Well, at this moment kasi, some people can actually get money from streaming it. Like, if you stream it on social media, may opportunity kayo to put in ads. So, may chance okay. pa kayo na pwede kumita, lalong-lalo na sa mga walang work ngayon and just wanna get a bit. And yung cons niya lang siguro is, syempre, nakaka-addict. Nakaka-addict. And at the same time, yung mga youth, sana mag-focus din sila sa mga more important things like their online classes. Mm-hmm. Focus on your school pa rin and your self-development. Prioritize pa rin. Thank you so much, Myrtle, for those tips.
Ayan, kaya para sa mga may gusto pang masilip ang mga ganap mo in life, Myrtle, please invite them na. Yes, I would like to invite everyone to come catch me on my different social media platforms. On Facebook, I'm Myrtle Sarrosa. Instagram and Twitter, at Myrtle Gale. And Myrtle TV sa YouTube. Also, meron akong show under GMA Artist Center YouTube channel, which is called Cool Hub. That's every Saturday, 10:30 a.m. sa GMA Artist Center official YouTube, guys. Yay! Thank you, Myrtle! Thank you for sharing your room, your home. I know that that's very private. It's such a private space, diba? Pero share mo sa amin. Thank you! Hi mga kapuso! Like this video? We have more! Subscribe lang kayo sa GMA Network's official YouTube channel! Congratulations on reaching 10 million subscribers, GMA Network! Here's to 10 million pa more!